sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dito pa man sa lupang ibabaw, kami pinagsasalo mo na sa mga nakalaan sa kalangitan. Pangasiwain mo ang buhay namin araw-araw upang sa pamumuhay sa iyong piling sa kaliwanagan, kami ay iyong maakay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ba't dumayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang? Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanang nanalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginoy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay pupurihan. At huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siyang nagpapatawad.
Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa at langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Babalik ako sa Ama at taamuin ko siya. Sasabihin ko sa Kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng Ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay ang lahat. Sa diwastong pamumuhay, nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mayamang sa lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punuan ng kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinangkakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, sinabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y mamamatay ng gutom dito, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyong akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y
natanawan na siya ng Ama at ito'y labis na nahabag sa kanya, kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng Ama ang kanyang mga alila, madali dalhin ninyo dito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay, umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating ang inyong kapatid tugon ng alila. Ipinagpatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw nitong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay di ko kayo sinuway. Ngunit di minsay di ninyo ako binigyan kahit isang bisirong kambing para pagkatuwaan namin ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit, dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa atin ho mga pagbasa ay maganda ho mapansin ho natin na ang Diyos po natin ay Diyos na nagpapatawad. Handa magpatawad sa atin, lalo na kung tayo ay lalapit sa Kanya at humihingi ng tawad at pagbabalag na nais tayo na magbagong buhay. Narinig ho natin ito sa pahayag ho ni Propeta Mikas. Ang tao nagbabalik loob sa Diyos sapagkat inaalala niya kung gaano kabuti ang Diyos. Pinapahayag niya gaano naging mabuti ang Diyos sa loob ng kasaysayan. Na siya gumawa ng mabubuting bagay, kababalaghan, para iaho ng kanyang bayan mula sa pagkaalipin tungo sa kalayaan. Sa atin din hong ebanghelyo, ay narinig din ho natin ang kwento ng alibughang anak kung saan ang anak ay hiningi ang yama ang kanyang mamanahin, buhay pa yung tatay niya. Hiningi yung mamanahin, tapos nilustay at nagbalik loob. Kung titignan nga ho natin, may hinanda siyang script eh. Diba gano'n naman minsan pag may gusto ka sabihin o may kasalanan ka, hinahanda mo na yung sasabihin mo. Pero sa ebanghelyo natin, hindi pa siya tapos sa sasabihin niya anong ginawa nung tatay sa kwento ni Jesus. Hindi na pinatapos. Tinawag na yung alipin, hinanap na ng magandang damit, nilagyan na ng singsing ang kanyang kamay at nilagyan ng panyapak ang kanyang paa. Hindi na pinatapos, tinanggap na agad. Ganon din po ang pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos sa atin. Bagamat may pagkakasala, may pagkukulang tayo, pero patuloy niya tayong inaanyayahan na magbalik loob sa Kanya.
At ang taong nagbabalik loob sa Kanya, buong pusong tinatanggap ng Diyos. Hindi tinatalikuran ng Diyos ang taong buong puso na nagsisisi sa Kanya, sa Kanyang mga kasalanan. Buong puso na humihingi ng tawad at nagnanais na magbalik loob. Kaya magandang imbitasyon din ho sa atin ito. Bilang mga Kristiyano ho ngayon, sa panahong ito ng Kwaresma, na ang Diyos ay handa tayong tanggapin. Siya ay mabuti. Kaya wala na sanang maging hadlang para sa atin na magbalik loob sa Kanya. At lalong-lalo na ho, nariyan po lagi ang sakramento ng kumpisal. Ang sakramento ng kumpisal kung saan nararanasan natin ang pagpapatawad ng Diyos sa ating kasalanan. Available ho yan. May mga ilaw po ngayon. May nagpapakumpisal po. Kung nais niya magbalik loob sa Diyos, huwag niyo sayangin ang pagkakataong ito na narito kayo. Magkumpisal, magbalik loob sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay nagpapatawad at nagmamahal sa atin. Buong puso niya tayong tinatanggap, lalong-lalo na kung tayo ay nakahandang magbagong buhay at magbalik loob. Talikuran ang ating mga kasalanan at pangit na gawain at magpatuloy sa paglalakad sa Kanyang landas ng buhay at kabutihan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang talinhaga ng waldas na anak ay nagpapahayag sa isang payak, subalit malalim na paraan ng katotohanan ng pagbabagong loob. Ang ating itugon, Ama, ibaling mo sa aming mga puso, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Sa paggabay ng Santo Papa at mga obispo, tuwi na ay malugod na tanggapin nawa ng ating kaparian ang mga nagsisisi at naghahangad na makipagkasundo sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Tulad ng waldas na anak, naway maging bukas palad tayo sa pagpapatawad sa mga nakasakit o bumigo sa atin. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga kasapi ng pamilya na may alitan sa isa't isa, naway mas piliin ang magpatawad at makipagkasundo. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga makasalanan, naway mapukaw ang loob na magsisi at hingin ang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Diyos na makapangyarihan, malugod mo nawang tanggapin ang mga panalangin ng mga makasalanang matapat na nagbabalik loob sa iyong pag-ibig at habag na hindi nagmamaliw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama. Handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sa
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ginaganap naming pagdiriwa ngayon, pangyarihin mo ang kaligtasang sa amin iyong iniuukol upang pagtimpiin kami nito sa pagmamalabis at akayin kami sa kaloob mong pagkasagip sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming mais sa loob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Diyos ibig ko. Hindi ka kailangang magsikap ng husto upang ika'y ibigin ko. Iniibig kita, manaligasa na ako'y kapiling mo kahit ikaw pa may mapalayo. Kailan magwawakas ang iyong pagtatago? Ako'y naghihintay sa iyo. Lumapit ka lamang, ang puso ko'y hagkan. Pag-ibig ko'y walang hanggan. Iniibig kita, manalig ka sana. Ako'y kapiling mo kahit ikaw pa may mapalayo. Hindi ka kailangang magbago kahit ito'y mas ibig ko. Hindi ka kailangang magsikap ng husto upang ika'y ibigin ko. Iniibig kita, manalig ka sana. Ako'y kapiling mo kahit ikaw pa may mapalayo. Kailan magwawakas ang iyong pagtatago? Ako'y naghihintay sa iyo. Lumapit ka lamang, ang puso ko'y hagkan. Pag-ibig ko'y walang hanggan. Iniibig kita, manalig ka sana. Ako'y kapiling mo kahit ikaw pa may mapalayo. Mga palaala sa mga nagsisimba, pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, lubos na bang manaig sa aming kalooban ang tinanggap naming banal na pakikinabang upang mapagsaluhan namin ang ganap na bunga nito sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin.